Di ko po alam, madam, kasi ang sabi niya po sa akin, may nakausap na daw siya po sa dito sa contacts niya sa Senate na hindi na siya mag-appear sa investigation. Pero hindi niya binanggit sa'yo kung sino yung nakausap niya? Actually, ma'am, sinabi niya po yung kay... yung ano nga, sa... sinabi niya po yung kay Senator Enrile. Eh, tinanong ko, ma'am, nagkita ba talaga si Madam? Tinanong ko pa nga kay Ma'am Ruby, ma'am, nagkita ba si Madam talaga at saka si Senator Enrile tungkol doon sa dyan sa case ng fertilizer? Sabihan nyo, pina-introduce niya si Gigi nga doon kasi nangungulit ang boss ko raw doon. Kasi gusto ko sana malaman kung talagang nakita sila ni Senator Enrile yung tungkol dito sa Senate. Kasi yun ang sabi ni Madam kasi sa amin, sa akin, na nakipag-ayos na siya at kinausap daw niya. Eh si Madam nga, mahilig nga po magbanggit talaga. At nalalaman na lang po namin pala, chief of staff lang pala yung kausap niya, yung gano'n. Oh, pero alam mo, tama, I mean, maganda rin naman na binerifika mo kung sino yung kausap. Pero alam naman natin na matimbang rin ang chief of staff kung paano masischedule yung mga pagdinig mo, kung ano yung suhestyon para sa mga pwede mong tanungin. So mahalaga rin at meron din impluensya din. Ngayon, sa Ms. Tuason, kasi isa rin naman sa napapabalita bago kayo umalis, eh mabigat nga yung damdamin ninyo at nung nandun nga kayo sa Amerika, parang nag-usap din kayo ni Senator Jinggoy. Totoo po ba na humingi rin kayo ng tulong sa kanya? Hindi ako humingi ng pera sa kanya. Humingi ako ng tulong. Siguro supporta or what. I wanted to see how far he would go. After all, I only got a small commission. He got the bulk. So, ano pong tulong ang sana ninanais niyong ibigay sa inyo? At least malalayan ako for a lawyer, mga ganon. Sa tingin niyo po ba, kung sakaling, sabi niyo, hindi naman po kayo natulungan, hindi ba? Hindi. Kung sakali pong natulungan kayo, halimbawa, sa tingin niyo ba, makaka-apekto ito sa testimonya ninyo? I think miskin na kung tinulungan niya ako, nag-desisyon ako eh, after a while, na I would just try to get, I would try to go to the witness protection program. Opo, ma'am. Actually, naintindihan ko rin na alam naman ninyo nung kayo'y nagdadala ng, nagpapakilala ng mga tao na may commission doon. So, siguro matagal na rin kalakaran sa gobyerno. Alam ninyo na merong anomalya kahit papano po doon. Ano po ba? My problem was, I sacrificed my values for friendship. That's what happened. Kasi, pag pumupunta ako sa opisina niya, nung hindi ko pa yung ginagawa, daming tao palagi doon, mga nanghihingi ng pera, kaso may sakit, kaso always for something. So sabi ko, I mean, where would they get naman all that money? So I thought I was even doing him a favor in that time. Opo. Salamat po. Yung sa DOJ na lang po, yung representative ng DOJ, kasi po, isa dito sa mga sinasabi niyong provisional testimony, hindi po ba? May ibang specialty po ba? So kasama din po dyan yung pagsabi nga, at alam ko malaking sakripisyo yan, lalo niya byuda po kayo, na magsasoli ng komisyon. Kasama po po yan sa provision para maging state witness, at ano po ba ang time frame na hinihingi ninyo? Kasi parang sa tingin ko, kung sakaling magbabayad si Ms. Tuason dito, siya yung pinakauna. Dahil meron po ba kayong nakalap na iba pang perang ninakaw na sinole? First. Good afternoon, ma'am. I think this will be the first time na merong isang participant sa isang offense na ganitong nature ay magsosole ng pera. So kasama po ba yan sa provision ninyo? Undertaking po niya yan sa amin. Yan ho ang pinangako niya at yan ho ang isa sa mga basehan din po na kinonsider namin kung bakit siya kailangan i-provisionally admit
ang status po niya ngayon ay provisional admission sa witness protection program. Dahil po hinihingan pa po sana namin ang certificate of materiality ng kanyang ang kanyang testimonya. Na ito pong certificate of materiality ay issue po ng ombudsman. Paki-explica nga po sa aming mga hindi abogado, ano pa tong materiality na hinihingi ninyo? Kasi isa po sa mga requirements po para makapasok sa witness protection program ay yung testimonya po na ibibigay ng witness ay material. Ibig sabihin may halaga magagamit sa pag-prosecute ng offense na iyon. Meron po kami ngayon na preliminary finding, meron kaming preliminary basis base doon sa kanyang affidavit. Pero considering po na sa ngayon, ang talagang tumututok po sa investigasyon ay ang office na ng ombudsman. Nandoon na po ang preliminary investigation sa dalawang kaso. Nandoon na rin po ang fact-finding office ng ombudsman. So, mas maganda po na sila po ang magsuri talaga para hindi magkakagulo-gulo pa. So, sa kanila po namin hinihingi na lang ang certificate of materiality na to. Sila po ang magsasabi na itong ino-offer na testimony ni Ms. Tuason ay material at magagamit nila sa pag-prosecute po ng kaso. Isa na lang pong tanong. Nung unang lumabas si Ms. Tuason, para nga nakikita natin ay kumpiyansa ang ating liderato na ito'y isang malakas na testimonya galing sa kanya. Gusto ko lang malaman kung ganon, no, yung time frame, kasi di ba sinusuri ninyo yan sa ombudsman bago kayo mag-file ng kaso sa Sandigan Bayan. So, dun sa testimonya pala nila Ben-Hur, hindi ba sapat na yon para kayo pumunta noon sa Sandigan Bayan? Kasi kung hindi yon sapat at ngayon ay nandyan na yung kay Ms. Tuason, tinatayang gaano pa ba katagal ang pag-uusad ng kaso na ito? Kasi dito sa Senado may mga pandinig tayo. Pero ito'y iba naman. Ito'y para sa ating mga batas na gagawin para hindi na maulit ito. Subalit, para din sa ating mga kababayan, pasensya na po, alam ko marami din kayong trabaho. Pero sa bagal ng usad, nalalaman lang nila yung anong progreso ng kaso dahil nga sa Senado nadidinig nila. Sa inyo, kailan sa tingin ninyo magkakaroon? Ma'am, ako po ay sa Witness Protection Program. Yung proceedings po sa ombudsman, hindi ko po sako. Sino po nakakaalam? Ang pagkakaalam ko po dyan sa ombudsman, meron na pong preliminary investigation. Ibig sabihin, tinitingnan na po nila kung may probable cause, kung may sapat na basihan para maisampa yung kaso sa husgado. At itong preliminary investigation po ay nasa stage na po ng filing ng reply. Ang pagkakaalam ko po, ang NBI, being the complainant, ay humingi lang ng konting palugit na para mag-file ng consolidated reply. Ibig sabihin po, reply, sama-samang reply, upang sagutin ang mga counter affidavit na isumitin na dun sa ombudsman po. Sa bilang abogado po, ang pagkakaalam ko po, pagkatapos ng filing ng reply, maaaring pagbigyan ng kabilang partido na mag-file ng rejoinder. Pero pagkatapos doon, ay yung case po ay magiging submitted for resolution na. Nakausap ko rin po yung isa sa mga representatives ng NBI bilang complainant. At ang tansya po nila ay baka mga Abril po ay o Mayo ay may resulta na po ito. Yun po ay estimate lang, pero ang makakapagsabi po talaga niyan ay ang ombudsman po. Sa party po namin bilang sa Witness Protection Program, gusto rin po naming mapabilis yung kaso dahil habang nagtatagal po ang testigo, habang nagtatagal ang kaso, ay naiinip din po ang testigo namin at hindi po maganda para sa kanila yan. Ayun na nga po eh, kung hindi lumabas si Ms. Tuason, dun pa lamang sa salaysay nila Ben-Hur Loy, hindi kayo nakahanap ng sapat na pruweba para maiusad na yung kaso? Kasi ito lang yung sa akin, no?
Kaya ba tayo naghihintay ngayon ng Abril para magkaroon kayo ng desisyon dahil may bago tayong testigo? Ma'am, sa pananaw po namin, yung kagaya po ng sinabi ni Secretary kanina, yung mga salaysay po ng mga present whistleblowers namin ay malakas na. Pero sa paglabas po ni Ms. Tuason ay mas lalo pong lalakas. So sayang naman po yung kanyang affidavit kung hindi po namin maisasama yon. O sige po. Basta gusto ko lang klaruhin kasi Ms. Tuason, dahil na nga nabanggit ninyo, 2008 lang naman kayo, hindi ba naging aktibo, more or less, na ang punta ninyo dito sa Senado 2008. Kasi nga hindi ninyo matandaan ang eksaktong petsa ng pagpunta ninyo. So kung sakasakaling kinakailangan talagang maghanap ng CCTV footage, at least doon lang tayo sa taon na yon. Ganun po ba? At saka may session, so sabihin na natin, 3 beses sa isang linggo. Session day. Kasi po, di ba, alam naman natin yung session day, Monday, Tuesday, Wednesday, unless may hearing, Thursday. So within that time naman, hindi naman weekend, hindi naman po ganun. Sige, yun lang po. Salamat. Thank you, Mr. Chairman.